Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Yes po sir, good morning at saka sa lahat po nakikinig sa inyong programa. Ano ho yung update sa ginawa ho ninyong investigasyon dito ho sa pambubugbog sa isa ho nga membro ng City PNP? Purong-purong siya, ano, with regards doon sa nangyaring incident. At totoo po yan na yung isa nating PNP personnel na pauwi na po ito at disuras na ng gabi. May nadaanan po siya na nagtatambay po doon sa patunta sa kanila. At yun nga ang nagtataka na ating polis. Mm-hmm. Bakit andun sila sa ganung disuras na gabi. At tapos yung area po doon ay napakadilim. Mm-hmm. Kaya siyempre instinct din sa ating kapulisan na titingnan at sitahin bakit nandoon sila at immediately ay nag-react itong mga grupo na ito. Actually marami ito sila kaya hindi nila kilala na yung nagsita sa kanila ay PNP. Mm-hmm. Kaya yun po ang nangyari. Nakainom daw po yung pulis sir nang maganap yung insidente? Hindi pa natin ma-determine kasi yun naman ang alleged kasi nga hindi unidentified naman talaga yung mga grupo na yun. Uh-huh. Na nag-abang. Kaya na wala talaga makapagsabi kung ano talagang specific nangyari doon. Mm-hmm. Bakit inabangan nung ganong mga grupo na yun itong ating PNP member kasi opo nga nagsitakbuhan sila. Ang sabi sir may inaayos daw na sirang motorsiklo sa tabi ng daan. Ano to? Nagkukunwaring may inaayos o talagang totoong inaayos yung kanilang motorsiklong sira? Actually, pag nag-aayos ka po ng motorsiklo, ay pwede mo naman itulak papunta doon sa medyo sa maliwanag na area. Para makita yung ginagawa. Para makita ang yung ginagawa. Mm-hmm. Yung area na yan ay madilim talaga at iniisip talaga namin doon na ito ay nagkukunwari. Mm-hmm. At may initial doon, parang inabangan talaga siya. Kasi as per information, mayroon din siyang nasita before na ganun ding mga grupo dyan na papauwi na siya. Uh-huh. Kaya baka isa din yan sa tinitinya natin. Hindi ba kaya itong mga kabataang ito involved doon sa drug racing? Hindi pa natin masabi kasi unidentified sila kasi nagsitakbuhan. But nagkakandak tayo ng investigation sa ngayon, may lumalabas na mga alias, mga pangalan. Kaya ito ay papalwa po namin. Ano at ma-identify namin. Mga taga roon din, taga Singaw din? Hindi pa matukoy kasi alias pa lang ang nakuha namin ng mga initial investigation. Uh-huh. At in due time siguro, makuha namin at mapaila namin ang kaso. Kaya yun po talaga ang gusto namin iparating dyan sa area na yan. Mag-cooperate sila. Kung may kasalanan yung pulis natin o sino ano ang totoo doon, magpunta sila sa PNP station na huwag na nilang antayin na makapile po kami ng kaso against sa kanila. Ito bang si Police Sergeant Palingkod may dalang baril na maganap po ang kanyang pagsita doon sa mga suspect? Kasi may mga narinig pong putok ng baril yung pong mga residente sa nasabing lugar. It's yung ating PNP personnel mayroon talaga yung pa-arms, isip pa-arms nung makuha na nila na medyo marami yung ating kapulisan. So nag-warning siya itong ating kapulisan para tatakbo itong mga grupo na ito kasi wala naman siyang intensyon na barilin yung mga grupo na ito kasi pag binaril ito, sigurado yan, may mga tama mga yun. Wala siyang intensyon. Sa kanya lang na kasi marami ayaw niyang ipari talaga na makuyog kaya yun nga nag-warning siya. Okay. So, kumusta ngayon ang kalagayan ng inyong pong pulis? Minor lang naman yung kwan niya, natamo niya. Of course, siguro nga sa dami kahit minor lang yun. Mm. Pakakaramdam talaga yung ating kapulisan kaya immediately ay pinakumpain
sa hospital para... Kasi ang impormasyon na karating po sa amin ay lupay-pay daw ng datan ito ng kanyang mga kasamahan nang isugod po sa hospital. Yes po, yan kaya kasi nung nagsitakbuhan na yung ate, yung mga grupo na yun, kaya nga yun doon, ay na-rescue siya, kaya yun po din nasa hospital. Oh, mabuti naman, hindi inagaw yung kanyang baril. Yun din, yun din ang maganda doon, kasi nga, nung siguro na maramdaman din yung grupo na yun na parang may firearms, kaya nagsitakbuhan na rin sila kasi... Hindi na kasi, iwan ko lang. Ito sa, kasi hindi pa natin kasi kilala yung mga grupo na yun. Kung sa investigation natin, kung kilala ba sila nilang pulis o inabangan na nila talaga o trip lang nila na gano'n ang gagawin pag may dumadaan doon. Ilang grupo po, o ilang member po ito ng grupo ng kabataan ang involved po dito? Mayroong, nung nagkanda kami ng investigation, mayroong nagsabi na tatlo, mayroong sabing lima. Hindi pa natin talaga totally yung exact na number ng grupo na yun. Kaya pending investigation po yung ginagawa. Pero dahil nakainom ang inyong tauhan, talo talaga siya. Yes po, masasabi naman natin kasi okay yung ating pinipersonal ay hindi naman bawal, ang bawal na naman mag-inuman sa ating pinipersonal in public places. Pero pag uminom ka naman sa bahay, ng kapitbahay mo, ng kaibigan mo, hindi naman po siguro bawal as long lang na hindi na ka-uniforme. Hindi na ka-uniforme at hindi po tayo gagawa na kung ano-ano na mga baka kuwan sa kapitbahay o maka-alarm sa kapitbahay. Pero kung simpleng nakainom naman at pauwi ka naman, in good fit naman yung ginawa mo dahil pauwi ka naman, hindi naman bawal. Ang bawal lang po doon yung drinking in public places talaga ng ating mga kapulisan. Anong update naman, sir, doon sa pinatay na isang lalaki kung saan yung si Arthur Kulig Jr. Na binaril sa may ano sa may lower Manungol. Ano po update sa investigasyon po ninyo? Tama po 'yan ano at ito naman talaga palagi kong sinasabi sa mga kababayan natin na huwag lang po tayo mag-involve sa illegal activities. Ay wala naman talaga magka-interest sa iyo. At maraming sa sitwasyon na 'yon, ang initial investigation natin yung si Arthur Kulig naman talaga ay nasa watchlist po ng ating illegal sa illegal na droga. Even sa PDA, nasali po yan. At yung unang tinitingnan namin na anggulo po dyan. Yung pangalawa po dyan, yung love triangle. Kasi nga, umabot pa to sila sa barangay para mag-complain yung dati niyang kinakasama. Kaya isa din, dalawang anggulo po ang ating tinitingnan po dyan sa investigation. Kaya doon po nagpapatuloy yung ating pag-imbestiga po dyan kasi nga yung kasama lang yun sa kanyang bahay, yung kanyang mother at yung isa niyang kapatid na sa labas naman. So sila lang talaga dyan sa bahay na yan. Hindi ba kaya, sir, mayroong liquidating squad dito sa lungsod? Kasi kung titingnan mo ano, yung suspect or yung biktima involved sa illegal drug trade operation, pero before dito may mga pinatay din na tatlo. Ma-remember ho ninyo yung na-involved doon sa pangmumulistya or sexually abused sa kanilang mga kamag-anak, anak at apo na pinatay din sa loob ng kanilang bahay? Hindi natin masasabi yan kasi nga kahit sinong tao, pag malaman doon, kahit hindi mo relatives yan, kahit kapitbahay ka lang, malalaman mo yung kapitbahay mo ay nire-rape yung kanyang anak, magagalit ka talaga dyan. Kumbaga dito, maraming magka-interest po dito. Dahil just imagine, yung tatlo mo nga po, i-rape mo, yung dalawa mong anak, i-rape mo, yung anak mo na isa ay gagawin mong parang yung term na from 9 years old to 14 years old, ay yun na yung ginagawa mo doon. Kinunsumo? Sino po dyan, kinukonsumo? At sino po dyan ay magagalit kahit hindi relatives po dyan? Kaya hindi natin masasabi na sinasabing mayroong grupo na
gumagawa doon sa mga ganong mga klaseng tao. Hindi ka sa dito sa illegal na droga, napakalalim po yung transaction dyan with regard sa illegal na droga. At ito lang gusto natin na ipaliwanag na pag nalulung po ka dyan sa illegal na droga, ay sigurado po kapwa mo kasama po dyan ay mag-a-actor sa'yo dahil hindi ka na makabayad, marami ka ng atraso, marami ka ng alam, kaya napakalalim po talaga itong laban natin dito sa illegal na droga. Ang transaction po dito ay napakalalim po dito. Aha. Sir, maraming salamat po sa panahong binigay po ninyo sa ating programa. Sa muli, magandang umaga po. Yes po, magandang umaga din po. Thank you so much po. Mga katinig inyong nabati si City Chief of Police, Lieutenant Colonel Ramil Hujilla. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! O, ito mga katinig, no, kung diin, napag-apon sa Balay Tambalanan, naka-confine ang miyembro sa City SWAT Team, si Police Sergeant Dennis Palingkod, humankinigi kulata, no, sa grupo sa mga kabataan diya sa may barangay Singaw. Huwag ka itong pagpangluthang, no, sold sa ilahang o doon sa ilahang panimalay. Kining nahitabu usab diya sa may Purok 4B Mangga, barangay Lower, Manungol, no? Din sa Dakbayan na itong nilabayang gabi. Alas 6:18 na, mga katinig, ang atong oras. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan na ako sulit mas, yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawa sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na una-una, kung gitry ng iyahang produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko ng kinom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawa sa resulta, natingala ang doktor, nga ano daw nga, negative ang resulta. Sa biopsy, wala na siya. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Ang vitamin A, E at C, importante para maging masigla at maputi ang balat at makinis ang kutis. Kaya para sa puting pantay at puting alaga, Hermosa Kojic Whitening Soap ang isabon sa pagligo at paghilamos. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap ay may kakayahang tanggalin ang skin pigmentation, melasma at iba pang skin problems. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap, mapalit na sa mga butika. Usa ka ba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya mao ang pagbuhi og mga kahayupan. Pinaagi niini, matabangan ka aron nga mokita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, B3, enzymes, electrolytes, omega-3, ug probiotics na makapapaspas sa pagdago, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas, ug makapasinaw sa pani. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galon nga tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds, ug ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, usa pa inyong gihulat. Gamit na og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga agri-vet stores sa inyong lugar. Unsa bagyo kining organic, organic foods o produktong organic? Ang organic foods mas puno sa nutrisyon, puno sa antioxidants, walay synthetic pesticides, walay antibiotics, walay harmful chemicals. Sa laktod, ang organic products healthy kini. Kay natural ang pagpatubo sa mga livestock o ang proseso nga gigamit niini. Ug asa ka makakita og organic farming sama sa livestock. Sa 3P Farm, dinhi ka makakuha og authentic organic products sama sa organic eggs, cow layer, native og free range chicken, itik, bibi, pato, peking duck, pugo, pavo, kanding, karnero, baboy. Niyasam sila ilamian nga organic chorizo og organic tocino. Og sa mga special nga okasyon, pwede sa magpalechon og organic lechon baboy, lechon karnero, lechon kanding, lechon pavo. Pwede sa kamupalit og mga livestock breeders. Basta organic ang hisgutan. Sa 3P Farm, mga tuta. Para sa inyong pangutana, text
or tawag sa 0921-630-637, 0930-9613-244. Sa 3P Farm, tanan organically grown. 3P Farm, naasa puro kauswagan, New Bohol, Kidapawan City. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walang exercise o dili maayong stilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarboho, ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural o mas epektibo. Garlic Plus, palatian impas. Mapalit sa mga butika. Mas ganado sa produktong sigurado MM Face Premium. Muabag pag asenso ang inyong mga baboy, manok o bibe, baka o kabayo, kanunay pakan-a o MM Feeds Premium. Arong paspas ang pagdako o maayong resulta, MM Feeds Premium. Maayong magpatubo. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro. Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, alas 6:24 na ang atong oras sa padayon kita ni atong programang Tinig ng Bayan dito sa mga na bakunahan first dose no sa AstraZeneca. O adunay maayong balita, I don't know kung maayo ba ni. Kaya tungod nagka-problema manggod ang kuano. Nagka-problema manggod ang kadaghanan natong mga kaigsuunan nga mga frontliner nga naturukan ining AstraZeneca kay tungod lagi no sa report nga blood clotting o dunay kamanduan ang Denmark ang US government no kalabot niini at so karon mga katinig adunay gi paggawas na no ang Department of Health nga pwede nang ipadayon ang paghatag sa bakuna nga AstraZeneca o atong klaruhon na og samtang sa pikas bahin kagahapon pug adlawa gi deliver no sa DOH ang naasa pila kalibo to nga mga bakuna pero intended para sa North Cotabato na asa 2,819 Sultan Kudarat 1,050 sa Kalamansig 450 Libak 450 Palimbang 300 South Cotabato 2,650 Sarangani 1,200 Jansan 1,480 nga mga vials no sa bakuna. Pero uban pa atong hisgutan no. Kay kinumduman pod mga katinig katong Sinovac vaccine. Kini pod atong klaruhon kay kinumduman nga dili pwedeng ihatag sa mga senior citizen ang bakuna nga Sinovac tungod kay wa pay igong pagtuon niini. Naara sa 59 years old and below ang pwedeng tagaan pero aduna po'y kamanduan nga pwede nang gamiton sa mga senior citizen
no? Ang katong Sinovac vaccine nga gikan sa China. Nasa linya sa tong komunikasyon atong makahinabi karong buntaga si Dr. Edvir Jane Montanier, ang atuang Regional Immunization Program Manager sa DOH 12. Good morning, Doc. Si Loy Rosario po sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan. Hello, sir. Good morning po. Apo, magandang umaga po. Una, dito po sa i-deliver ho ninyo kahapon na mga bakuna sa iba't ibang lugar sa Soksarjan Region. Anong klaseng bakuna po itong naihatid po sa iba't ibang lugar sa rehiyon? Okay po. We delivered CoronaVac or the Sinovac po, na vaccine po natin for COVID-19. Mm-hmm. Sinovac, so ibig sabihin pang ano po ito? Para ba ito sa pang second dose na o hindi pa? May ma-deliver po tayo for second dose ng ating mga healthcare workers and as well as the first dose for our priority eligible target A2 or ang ating mga senior citizens. Aha. Ito ay nakalaan, klaruhin ko po, nakalaan para sa second dose at first dose, no? Yes po. Sa ngayon po ba, mga gano'n nakarami ang na-deliver natin na bakuna na Sinovac? For the Sinovac po, we already delivered since March nung nag-start po tayo. Sa mga 40,000 plus na po, if I'm not mistaken. Aha, ito'y para sa first dose and second dose na rin po? Yes po, first dose and second dose po ng ating, yung una ating healthcare workers at saka yung ating senior citizen, which is our next priority po, starting this April 19. Okay, so ang siste, kasi unang lumabas na balita na yung Sinovac ay hindi pwede sa mga senior citizen at ngayon pwede na. Paano po ito, Doc? Kasi ang sabi po, wala pang enough na pag-aaral hinggil sa side effect, especially doon sa mga may comorbidities na mga senior citizen po. Okay, actually po, before po, when we started the campaign, hindi po talaga in-approve ng FDA and it is not part of our emergency use authority na pwede pong bigyan yung ating mga senior citizen. But through continued studies po na ginawa ng ating mga expert, last April 7, 2021, na-release po ang ating National COVID Vaccine Operation Center that Sinovac could be given to our senior citizen, provided po na careful evaluation ng kanilang health status as well as the exposure risk of the patient, including training for vaccine recipients, especially our senior citizens who are hypertensive. Uh-huh. So, from 60 years old pataas, pwede na ho silang bigyan? Yes po, sir. Pwede na po, sir. So, our 18 years old and above, including our senior citizen, could be now vaccinated with Sinovac. Aha. So far, ma'am, may nabigyan na po ba kayo ng mga senior citizen natin ng gamit ang Sinovac? Wala pa? Actually, sir, when we started with the Sinovac during the first inoculation po natin last March, okay, may mga senior citizen na po tayo, not only in the region but nationwide. Aha. Ang nag-push na mabigyan sila ng Sinovac but they have signed a waiver. Hmm. So, yun po yung nangyari na sa previously, even po na hindi po pwede po ang Sinovac to the senior citizen, pero po, meron po talagang iba na willing to use Sinovac and yun na, they sign a waiver. But for now, wala na pong waiver na pipirmahan ng ating mga senior citizen because okay na po gamitin ang Sinovac for them. So far, kumusta naman po ang monitoring sa kanila doon po sa mga nabigyan na ng Sinovac vaccine? For the senior citizen po na nabigyan po ng Sinovac, not only them po, lahat ng ating recipients for the COVID-19 vaccine, either it's AstraZeneca or Sinovac, continued pa rin po yung ating monitoring because the adverse effect following immunization po or yung AFI
monitoring po natin is good for 1 year. Mm-hmm. So, yung mga nabigyan po ng mga Sinovac na senior citizen, wala naman po reported na mga serious AFI. So, mga minor lang po, like yung ating the usual po na mga side effect po ng any vaccine, like meron pong iba na nag-fever, but very minimal lang po ng mga senior citizen yung nagkaroon po nun. Ito yung normal reaction ng katawan. Yes, at saka parang mas masakit yata ang Sinovac kumpara sa AstraZeneca dahil mas malapot daw po ang Sinovac. I don't know, sir. Kasi me personally, kami po sa Department of Health din po. Uh-huh. Hindi ko rin po kami nababakunahan with any brand of COVID-19. Okay. Oh, kasi kasi inuna yung ating mga frontline health workers, ano, yung talagang humahawak ng mga pasyente. Yes po, sir. So, yung iba naman po, ang sinasabi is mas may pain daw po sa site kung saan po binabakunahan yung mga ang AstraZeneca, yung iba naman din po, is sabi din po, may pain din po daw sa site yung Sinovac. So, hindi po talaga natin. Depende po kasi din yan sa tao po, sir. Sa bagay, ano po. Doc, dito sa AstraZeneca, nagdulot ng takot sa iba, no? Yung mga na-injikan na ng first dose. Dahil nga doon sa sinasabing blood clotting na nangyari sa ibang lugar, especially sa Europe, doon sa Denmark, sa Amerika, na ipinagbabawal na ang paggamit ng bakuna doon. Pero ngayon, may bagong lumabas na balita ngayong araw mula sa Department of Health kung saan ay pinapayagan na umanong ipagpatuloy yung paggamit ng bakuna ng AstraZeneca. Especially doon sa mga nabigyan na, no? Kasi kahapon nag-usap tayo, ang tanong natin anong mangyayari doon sa mga nabigyan ng first dose. Ngayong umaga nasagot ito at ipagpapatuloy. Pero yun nga po ang problema, dahil doon sa reported na mga blood clotting incident, no, sa ibang bansa, ano po ang magiging desisyon naman dito ng DOH-12 para doon sa AstraZeneca? Actually, Sir Loy, wala pa po kami natitanggap na official advisory from our National Vaccine Operations Center. So, hindi pa po natin po pwedeng masabi if na-lift na po ba yung suspension for the AstraZeneca or hindi pa. Like sabi ko po sa kahapon when you asked me for this interview, hindi pa po talaga kami makakapagbigay ng statement. But hopefully, kasi nga po sa ibang bansa po, nalilift na po yung suspension for AstraZeneca. Hopefully for the country, officially, malilift na po talaga yung suspension. However, for those given with AstraZeneca for the first dose, don't you worry. Because if ever naman po malilift yung suspension for the AstraZeneca, because they have found out na hindi naman po lahat pala ng recipients have this clotting side effect, because there are some few lang naman po ng mga individuals, especially those po na hindi po talaga nag-reveal ng kanilang correct history of their health status. Yun po yung kasi yung nakitaan po na some selected recipients po na nagkaroon nga po ng effect na ganun, because hindi nag-reveal po ng kanilang health status. So for the recipient of the AstraZeneca, don't you worry, we are still waiting for the lifting of the suspension. If ever po malilift na yung suspension, maibababa naman po AstraZeneca po sa different regions, because like in our region, meron po tayong nabigyan na around, meron po tayong na-allocate from the central office na 35,000 doses. Kasi opo, yung lumabas na balita po ngayon, ang sabi, hindi papayagan na mabakunahan yung mga may blood pressure na 180/120 o mas mataas pa, at mga senyales na may pagkasira ng organ sa screening process. So yun daw po yung hindi bibigyan. Kumukunik kasi sa akin yung nangyaring pagkamatay ng isang BHW barangay health worker natin dyan sa may Kibya Matalam, na may history na na-stroke na pala, tapos 3 days after na nabigyan ng AstraZeneca vaccine ay inatake at namatay, ano? Ang sabi sa investigasyon, hindi daw pala umiinom ng kanyang maintenance na gamot, pero ang sabi naman ng iba, baka nakatrigger, sabi ng pamilya,
hindi daw AstraZeneca ang nakatigok doon sa o naging dahilan ng pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Pero sa ganitong klaseng sitwasyon po ng mga pangyayari, ano po ang dapat gawin sa mga nakaranas po ng hypertension? Okay po sir, tama po kayo. There is new guidelines po na all recipients po ng vaccine, regardless if it's AstraZeneca or the Sinovac, only patients po more than 118 na systole over more than 120 diastole and with symptoms of organ damage or yung tatawag po natin hypertensive emergency should be deferred for the vaccination. Dati po kasi ang pina-follow po natin, usually very strict po kasi talaga ang ating mga screeners who are our doctors in the screening po ng ating vaccine sa ating vaccination polls. Dati po kasi 150 over 190, hindi na po yun nila pinabibigyan po ng vaccine. So hindi po siya naging issue po before talaga na yung hypertensive, na mataas yung BP, binigyan ng bakuna because sobra po yung ating ng screening process. But nung lumabas po yung guidelines po ngayon na this is Department Memorandum 2021-0175 issued last April 8, 2021. Tumaas na po yung paano po natin po pwedeng bigyan po ng vaccine po yung ating patient. So yun na po yung sinabi ko kanina. Then also all patient po na with comorbidities and with comorbidities depende po sa anong comorbidity mm-hmm. Kailangan po mag-seek ng medical clearance yung iba naman po na within the stable po ng kanilang comorbidity, sample po hypertensive, stable naman po kanilang vital signs or less than 180 over 120, pwede na pong bigyan. So like what I've said po kanina, yung process po natin na ginagawa sa ating mga vaccination posts is very strict and very po thorough. So hindi pwede sabihin after po mabakunahan, pwede na po natin pauwiin yung ating pasyente. We still need to monitor them 30 to 1 hour in the our post-vaccination post. And also po, pag uwi po nila, we give them parang mga ano tawag ito? Mga guidelines or mga paalala just in case that they will develop something not the usual within their normal routine. Kailangan po nila ma-inform agad yung ating mga health workers in their barangay or in their RHU or kung may maramdaman po silang mas serious effect, pumunta na po sila agad sa ating mga hospital. So paano doc yung mga nabigyan na po ng naunang bakuna na mayroong history ng pagtaas ng kanilang BP, ano ba yun, bibigyan po ba sila ng second dose o hindi na, ano mangyayari po? Yes po, like what I've said po kanina, if their BP is more than 180 over more than 120, hindi po sila bibigyan po. I-defer po muna natin yung pagbibigay ng second dose, not unless po ma-stabilize po natin yung kanilang mga blood pressures. So, and i-normalize sure muna. I-normalize muna yung kanilang blood pressure. Opo. Pag mag-less than 180 over 120 na po, is that time na pwede na po silang bigyan ng ating COVID vaccine. Oho. Ang pagkakaalam ko, Doc, ang monitoring doon sa mga binigyan ng bakuna within 1 year. Ang monitoring sa kanila kung anong mararanasan nila dahil ito nga bakunang ito ay ano rin eh, kumbaga minadali Nobel Nobel vaccine. Oho. That is the right answer. Oho. Nobel vaccine. Oho. So sa panig po ninyo, sa inyong monitoring na ginagawa po ngayon, kumusta naman po? Kasi may mga lumalabas ding balita na nasa ano lang daw eh, ang lifespan nitong bakunang ito, ang bisa nito, nasa 6 months to 9 months lang daw eh. For now, sir, we cannot say that it is just 6 months to 9 months. Like what you said po, Anina, sir, this is a novel vaccine and still under study pa po din ito. But usually po, the immunity po na po pwede pong masabi po natin na gumagana na po yung vaccine po natin is within 2 weeks or more after the first, after the second dose po. Yun po yung masasabi natin, gumagana na yung ating bakuna. But still,
because this is a still a novel vaccine, we need to follow pa rin the minimal protocols natin. Kahit po nabakunahan na tayo for the second dose, at sinabi na po natin may immunity na tayo, but there is no 100% assurance in every vaccine or in every treatment. So kailangan po rin po natin mag-wear ng face mask, face shield, and still maintain social distancing and personal hand hygiene po. So hindi po dapat ay maging kampante lagi kasi nga there is no 100% cure in any disease po kasi. Totoo po, ano? Yung bang mga ano doc, mga COVID survivor na hindi pa nabigyan ng COVID-19 na vaccine, sila ba bibigyan din ng bakuna? Kasi ang sabi may mga nakakalito din kasi minsan yung mga labas na balita dahil sinasabi hindi na raw bibigyan ng bakuna yung mga tinamaan na kasi meron na silang immunity. May mga nagsabi naman na kailangan pa rin bigyan para hindi na babalikan ng virus. Yes, sir. This is not like measles, sir, na pag magkaroon ka ng measles is may immunity ka na. In COVID po kasi, siguro we have heard or we have some friends po na nagka-COVID na, after a few months, nagka-COVID ulit. So, that is why kailangan po lahat ng mga COVID survivors po natin still must be given with a COVID vaccine with the 2 complete doses po. Kasi kagaya ng kaso ni Senator Mig Subiri, ano? Na nag-positive siya, then nag-negative, nag-positive ulit. Pero ang paliwanag ng ating mga doktor, kasi masyadong sensitive ba yung RT-PCR test ba yon? Yung ginagamit na test. Kaya yung dating virus na nasa kanya na namatay na, namomonitor pa rin ulit kahit nagpa-positive. Yes po. May some instances po na ganyan. Meron po talaga din some instances na bumabalik po talaga or nahahawaan po talaga if ever po yung isang individual is been exposed to a COVID patient. Pwede po talaga din mahawa. Opo, marami tayong mga frontliners na nahawa na ng virus. So sila po usually mga ilang gaano ba sila katagal bibigyan po ng bakuna after na sila gumaling na? Okay, so bago po nating guidelines po, sir, once complete na po yung recovery ng ating mga recipients, especially our healthcare workers, kasi that they would be immediately be given with the first dose or the second dose po ng kanilang COVID vaccine. Okay. Sa ngayon po, mga ilang frontliners na po tayo merong na bakunahan po? Wait, sir, ha? Kasi opo. Opo. For now, sir, for the we have a target po kasi of our healthcare workers around 60,388. And for those vaccinated po with either Sinovac or Corona those vaccinated po with the first dose is around 46,566. So for the coverage for the first dose of 77.38. So marami pa rin talaga pong healthcare workers ang hindi napapakunahan. And those being given with the second dose of Sinovac po as of yesterday as of 6 p.m. we have already vaccinated around ano sir? Wait lang po sir kasi masyado pong maliit yung ating kailangan ng ano antivirus. 6,508 na ano natin na recipient po ng Sinovac that is been inoculated na po for the second dose. So out of the 60,333 A1 po natin or the healthcare worker priority vaccinated for the first dose, ulitin ko lang po, is 46,566. That is a coverage of 77.18. However, from those given with the first dose of Sinovac, ang nabigyan po natin ng first dose of Sinovac po is nasa around 12,072.
So those were given with the second dose out of the 12,072 is already 6,508. Mm. Ma'am, ganito po, kasi alam natin kulang ng supply o ng stock ng bakuna, no? Ang dumarating. At ngayon, susunod na natin ang mga senior citizen, pero hindi pa nakukumpleto yung ating mga frontliners. Kaya pa ba ng supply ng bakunang ipinapadala rito na kumpletuhin ito? Yes po. Actually po, we have enough vaccine naman po for our healthcare workers. However po, yung iba, medyo meron pa rin pong vaccine hesitancy. Uh-huh. Kaya po, hindi po natin nakompleto yung... And also po, kasi... Still right now, we don't have a final list of the master list of all healthcare workers pa po talaga. So we are not very sure if the 60,000 is enough or lesser pa po yung amount. For the delivery of vaccines, weekly po kami pinapadalhan po tayo ng central office, all regions ng ating bakuna. Mm-hmm. So though partial pa po siya na dumarating, still we could say that we have enough vaccine to cover the entire populace before the end of our vaccination for that eligible priority group. So far, may mga LG na po ba tayo sa Sokcharjan region ang nakabili na ng sarili nilang bakuna? So far, sir, wala pa po talaga because still we are waiting for the tripartite agreement. Though may IRR na po, but still under dialogue pa po yung mga technical working group for that. Mm-hmm. Kasi po, at least 75% lang po ang po pwede pong procure either LGU or the private sector. But mm-hmm. still, they need to have an agreement with the Department of Health kasi through Department of Health po kasi ang pag-procure nun. Mm-hmm. And still, they need to follow what is in the prioritization guidelines. Pero so far, Doc, kailan po ini-expect natin na may darating? Kasi ang LGU ng Kidapawan nagsabi, nasa mga third quarter this year, darating na yung bibilhing bakuna na Covavax. Sa inyo pong pagkakaalam, mga kailan po kayo inaasahang mayroong darating na binili or binili ang mga LGU? Sir, as of this time po, sir, wala po talaga kami definite knowledge sa region 12, sa DOH region 12 kung kailan po dadating yun. Wala pa po kasing nagbibigay po sa amin ng parang intention from the LGU or the private sector na lalapit po yung third party para po makapag-procure po ng ating vaccine. Ang ginagawa ng ibang LGU dumidiretso sa national? Ano pong protocol? Kailangan dumaan muna sa region bago sa national, di po ba? Ang protocol po kasi kailangan pong dumaan sa Department of Health. Hindi sinabi either local or national. Yes po, sir. Yun po yung nakalagay po doon. Magiging parang kami po yung bridge for the procurement po sa ng vaccine. Ma'am, klaruhin ko po kasi ang mga LGU po kasi naglaan talaga ng milyong-milyong pondo, yes, no, para pambili ng bakuna. So ang protocol na sinusunod, dadaan sila sa DOH para doon sa tripartite agreement, pero anong DOH ang dadaanan? Para alam po namin ng taong bayan, kasi alam po natin, may mga LGU ginagamit yung COVID para makakupit. Wala naman pong nangyayari po ngayon so far. Because nga po, lahat po tayo gusto pong maging COVID-free yung ating mga areas. Like what I've said po kanina, ongoing pa po yung meeting with regards with the procurement po. Kasi po yung tripartite agreement, ang hinihimay-himay pa po para mas klaro po yung guidelines. Actually po, nangungulit na rin po kami sa national to give us the guidelines for it para po ma-disseminate po natin sa different LGUs and all our private sectors who wants really to procure COVID vaccines. But it is in the guidelines din po that the all procurement should be within the agreement po, within the LGU or the private sector and the Department of Health. Oho. Doc, maraming salamat po talaga, no? Isang bagay na lamang po. Kaya si senior citizen, nagdadalawang isip po talaga yung marami na magpaturok dahil nga po sa mga masamang balita na narinig. Ngayon, pwede na pala sila sa Sinovac, no? Yung iba,
hindi natatakot sa bakuna dahil takot sila sa virus, pero marami pa rin hindi takot sa virus, mas takot sa bakuna kasi nga sa mga karamdaman nila at mga balitang narinig na mga may comorbidity na naturukan na namatay, ano? Paano ho natin na mahihikayat itong ating mga senior na sila nang susunod na bakunahan na magpabakuna ho sila? Okay po, sa lahat po ng ating mga senior citizen po na nakikinig ngayon, huwag po kayo mag-alala because yung ating pong COVID vaccine is the safest vaccine or whatever is the brand on hand is the and injected in your arm is the best vaccine for against COVID. So please just reveal your true history po if ever po meron po kayo mga comorbidities or meron po kayo mga maintenance na gamot para po din alam po ng ating mga vaccination teams and ma-screen po kayo ng maayos. For those naman po na nakakapag ano po ng mga fake news. So just visit po our website or our FB page. It is UH Center for Health Development, Soccsurgeon Region. Doon niyo po makukuha yung mga tamang information. Huwag po tayong basta-basta makikinig sa mga sinasabi po ng ating kapitbahay or any website na hindi naman po reliable yung ating source. Mm-hmm. So next week, April 19 to 24, would be the start of the vaccination of all our senior citizens. So sa mga po hindi pa po nakapagpalista ng inyong mga pangalan, please visit po the nearest RHU or ang ating mga vaccination hubs in your area para po masama po kayo sa listahan at pabigyan po kayo ng priority ng ating bakuna laban sa COVID. So lahat po tayo ay nananalangin na ang ating buong bansa at ang ating rehiyon ay magiging COVID-free na po for this year kasi po matatapos na ang target po natin po kasi Sir Loy, matatapos po tayo ng ating campaign up to priority eligible C or the entire population po by this year. So hopefully po lahat po ng ating mga kababayan ay magpapakuna na po laban sa COVID because this is one of the solutions po para po ma-end po natin yung ating pandemic. But still, we need to follow the minimal safety protocol. We still need to wear our face mask and face shield. We need to have social distancing and also personal hand hygiene. At sa mga ating mga senior citizen naman po, kung wala naman po tayong kailangang gawin sa labas, manatili lang po sa ating mga tahanan para po hindi po tayo mahawa. Hindi lamang po ng COVID but any diseases po na po pwede po tayong mahawa. Yun lang po. Maraming salamat, Doc. Sana isimula pa lang ito nang madalas natin pag-i-interview, no, para maiparte sa taong bayan yung mga impormasyon na dapat nilang malaman. Maraming salamat at magandang umaga po. Okay, Sir Loy. Good morning po. Good morning po. Mga katinig, si Dr. Edver Jane Montanier, ang Regional Immunization Program Manager sa DOH 12, no? Kagahapon na interview nato si Dr. Jojo Sinulinding Jr., usa ka COVID survivor, no? Gikwento niya kung unsa ka sakit o unsa kamahal ang maigo sa COVID. Then doon na po'y mga senior citizen nato ang kini sa pinakaulahing data nga gigawas kagabi sa 13 ka mga naigo o bagong kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Cotabato, uno mga senior citizen. So siguro tanaw na to atong hunahunaon maayo kung nahadlok ta sa virus o nahadlok ba ta sa epekto sa proteksyon nga ihatag sa vaccine nga ihatag ngadto kanato, no. Lisod basta maigo sa virus mga katinig kay lagi daghan siyang himuon, no, nga dili maayo sa imuhang lawas sigun sa kwento, no, ni Dr. Sinulinding sa iyang experience labi na nga siya mismo gigamitan og ventilator kay tungod naglisod nagpagginhawa. So muna, ang ato nga dapat nga isipon, dapat adun na kitay pang proteksyon. Pero sa mga nabakunahan na ayaw mong kumpiyansa, kay wa mo kabalo, carrier, o niya, ipasa nyo sa inyong members pamilya ang bakuna. So dapat gyapon, napagyapon tong wala na ni, murag mao na ni ginatawag nga new normal na yun, no? Abnormal na kung dili ka magsulubog face mask o di ka mutuman sa mga minimum health protocols. Alas 6:55 na mga katinig ang atong oras. Importante nga pakusgo na ito ang immune system o ato ang pang-depensa.
Ato pong protektahan ang atong mga kabataan, mga katinig, pinagi sa paghatag sa ilaha sa mga kumpletong nutrients. Makatabang ang pagpatumar sa Kidiaki Vitamins. Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan, taga Neo Pontevedra, Antipasco, Tabato, ang iyang pagpatumar sa Kidiaki Vitamins sa iyang anak na si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamo. 4 months si akong isang ipainom og Yaki Vitamins. Yang haplas po na niya Yaki pod niya oil. Nakaroon niya basta ng taon, busbos na in taon. Yan ang Kidiaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala. Busa, sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Panamox Antibiotic Caplet. Frequently Asked Questions. Asa mapalit ang Panamox Antibiotic Caplet? Sayon ra pangitaon ang Panamox Antibiotic Caplet. Tungod available kini sa tanang mga agri-vet stores duol sa inyong lugar. Panamox Antibiotic Caplet. Panamox Antibiotic Tablet. Proven and effective sa inyong mga manok. Kasi itiyan naga-aper sa gadaan paroy lanaw. Unsa may imong na experience sa paggamit nimo sa Panamox? Eh? Ako may experience sa paggamit ko sa Panamox. Katong manok na kong gisikon ba din wala mingkaon. Pagtumaro ka ng buntag, mati paghapon ingkaon jud siya. Dayon di patumaro ko siya kanang wala pay kaon. Tulo ka adlaw ra kayto siya din. Nauli ano sa gutom yung nawo to? Burot na. Burot ang nawo nga to. Sayang kayto lagi mo daghang tambag yung kiyan. Isang tambala sir. Panamox. Panamox. Okay na kayo. Ang Panamox gyud para sa mga beginners. Bye. Biktibo kayo. Panamox Antibiotic Tablet. Mapalit sa tanang agri-vet store sa inyong lugar. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel. A quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home. Himsog kaayo ang papa ni Lorena Cunanan nga si Felipe, taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pud dagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa blood niya ba? Ang Yaki Oil ug Yaki Capsule na plus niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya, bisag tiguwang na sa ilang gihapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit ka na sa mga butika. Ang pagkaguba sa mga mata o kung retinopathy ang isa sa mga posibleng komplikasyon sang diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, alas 6:59 na ang atong oras. Paspasa, oy. No? Da, pastilan. Samtang sa pika sa bahin ng mga katinig, atangin nyo ning dugang mga balita, no? Kalabot ni ining grabe sa Cotabato City, itong duha ka buntis nga nadakpan. Naasa 3.4 million pesos nga kantidad sa shabu, mga katinig, ang nasakmit kanila. Unya, kini nahitabo ang pagka-aresto sa dihang na-aresto po itong duha ka mga big-time drug pusher dito sa Marawi, no? Nasa 6.8 million pesos nga kantidad sa shabu po ang nasakmit sa ilaha. Sus na lang. Kung imong hunahunaon, mga katinig, kining naasoy nga mga shabu, nabaligya. Daghang yung utok mabuang yun, no? Daghang yung sa tawag ni ana, daghang yun, musamot kabuang, no? Kay makabuang man ang droga, mga katinig, labi na ng shabu. O, doon na ba may mga kailang na nagagamit og shabu, di ba, tanawa? Nag-usob ang batasan, di ba? Dili na maayo ang ilang batasan. So, kung kana na ilahang nabaligya o niya gigamit, pastilan in taon. Bueno, wala na kita yung igong oras na itong programang Tinig ng Bayan. Musunod na nga itong alas 7 balita.
Dagang salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw ni atong programa. By the way, katong na sinati kagabi nga total blackout din is dakbayan sa Kidapawan. Doon na tay schedule kang Engineer Homes, no? Sa hotel ko, pero nag-ring raman ang phone. Ang sumala niya sa kagabi, kay namunta na taon sa hinungdan, ganong nahitabo itong brownout pasado alas 7, nag-trip off daw ang ilang Mount Apo nga linya. Nahitabo ka na yung total blackout sa coverage area sa hotel ko o after mga siguro 30 minutes kagabi, no, nabalik po itong supply sa kuryente. But anyway, mga katinig, dagang kayo salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw ni atong programang Tinig ng Bayan. Ako si Tinig 4, maing buntag sa inyong tanan. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishbowl, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapawan City, beside Avon. Maya pa si Gwen.